Hello! General reading tayo for today. Wala pong specific na zodiac sign ito. Let's take a look kung anong mga energies meron ngayong araw na to. Or kung kailan mo man ito mapanood, ikaw na nanonood regardless of your zodiac sign. Lahat po welcome dito. Don't forget to like, share, follow, subscribe para sa mga bago at maraming salamat sa mga datihan na. Don't forget to visit my YouTube channel or ano, kung saan man kayo nanonood, Instagram, TikTok, ayan, paki-ano na lang din, paki-follow na lang din po. At syempre, shoutout sa ating mga YouTube channel members, sa ating Facebook subscribers, followers, yung mga nag-aaway ng personal readings. Regarding personal reading naman, mag-PM po kayo sa aking FB page para sa mga gusto mag-aaway ng paid personal or private reading. So, parang overall energy dito is namimili ka. Parang meron kang kailangan pagpilian dito. Hindi ko alam kung may kinalaman ba to sa trabaho mo. Kasi general reading ito, no? Kung ano may magtutugma sa inyo. So, basta kung ano yung mapipick up ko energy dito. Okay, pwedeng iba, iniisip ninyo kung makikipagsapalaran kayo abroad. Ang dami ninyong mga iniisip, may mga plans dito. Pwede rin may mga nagpapagulo ng isip ninyo. Okay, pagdating naman sa mga signs na meron dito, meron tayong air sign, Gemini, Libra, Aquarius, meron kang Aries energy. Yung iba, naghihintay kayo ng opportunity. Hindi ko alam kung ito ay opportunity na umalis ng Pinas, mag-abroad, or kung nasaan man kayo, no? Meron ditong dalawang options. Para sa inyo, parehong matimbang to. Pareho ninyong gusto, or parehong importante yan, or pareho ninyong mahal. Pero mukhang kailangan nyo lang mamili rito, eh. Kailangan talaga magdesisyon, no? Hindi mo pwedeng pagsabayin tong dalawa. So ang dilema mo dito is ano yung pipiliin mo. Okay, halimbawa iniisip ninyo opportunity nyo abroad, oo, kinoconsider nyo gagawin nyo yan for your family, pero may sacrifices, kailangan mo umalis, no? Iwan mo yung family mo. Kumbaga, mamimili ka lang talaga, choices eh, no? Choices, ito, dalawang card mo ng choices dito. Kasi pwedeng ano eh, yung iba dito, nahihirapan kayo sa kalagayan ninyo. Kasi kahit parang pagod na pagod kayo, parang hindi worth yung sinesweldo ninyo doon sa pagpapagod na ginagawa ninyo. So, nag-explore kayo ng posibilidad sa iba. No? Siyempre, di ba ganun yun? Habang may chance tayo, habang bata, pwedeng pinag-iisipan nyo. Siyempre, future mo, future ng anak mo, asawa mo, pamilya mo. At parang ang dami ninyong responsibilidad na dala-dala dito. 10 of Wands, no? This is a card of oppression. Pagiging overwhelmed dito sa iyong mga dinadala. So, pwedeng iba, marami kayong dinadalang problema, obligations, gastusin, kung ano man itong mabibigat na pasan-pasan ninyo. Pwedeng iba, maraming umaasa sa'yo, yung pamilya mo, may asawa ka man o wala, o pwede ba marami kayong anak, pinag-aaral, or marami kayong kapatid, pwedeng ikaw yung breadwinner. So, in short, nasa sa'yo yung burden.
nasa sa'yo yung burden na itong mga responsibilities na to. Kaya hindi mo rin maiwasan mag-isip ano yung best option na iti-take mo para lang makaakon ka dito sa burdens na ito, kahit pa paano, gumaan yung buhay, mag-improve yung financial, yung kabukayan. Okay, nakikita ko naman na you are a hard worker. Nakikita ko, dedicated ka sa trabaho mo, dedicated ka sa family mo, lahat ginagawa mo for your family. Nandyan yung nagsasacrifice ka, nagpapasakit ka para sa kanila. No? So, inuuna mo talaga, inuuna mo itong mga responsibilities mo, yung pamilya mo. O, pwedeng iba, pamilyadong tao, the emperor, pwedeng tatay. Pwedeng ikaw yung tatay or breadwinner. O, ikaw man, babae ka man, lalaki. Okay, wala tayong gender dito, no? So, sabihin na natin, pwedeng ikaw talaga inaasahan, ikaw yung breadwinner dito. Or malaking responsibility mo, ikaw yung head ng family, male or female. Single or married, no? Kung nakikita ko may mga future na ano dito, future partnerships or contract paparating sa iyo, ayan, may hawak ang mga plano dyan, kontrata. Possible na may mga, ano, bago kang magiging katrabaho dito. There is also a celebration with the Three of Cups. So, pwedeng nandito yung support eh. Nakikita ko eh, nasusuportahan nila any anumang decision yung magmano mo dito, gagawin mo. Nakikita ko, nasusuportahan ka ng mga loved ones mo, ng mga tao sa paligid mo. Family mo man yan or friends, nakikita ko yung support nila. Andito sila sa'yo to support and to celebrate kung anumang mga achievements na meron ka. Nandyan sila sa ano, sa tabi mo. Mm-hmm. So, ano lang, kailangan mo lang mag-isip ng mabuti dito sa mga options mo. Kasi mukhang hindi lahat ito ay magiging successful para sa iyo. Oo, may mga nakikita kang possibilities, may mga options dyan. Pero syempre, you have to choose wisely. And then, pag-isipan mo mabuti, yun yung sinasabi ni Queen of Swords, no? Timbangin mong mabuti with the Two of Pentacles and gamitin mo yung ano, gamitin mo yung talino ni Queen of Swords dito. Maging logical ka, practical. Pag-isipan mo. Strategic dapat yung gagawin mong approach dito. Ano? So, sa ngayon, i-trust mo muna itong instincts mo, yung intuition mo. Kasi you have the High Priestess. Okay? Pwedeng yung iba sa inyo, tahimik lang kayo, may mga plans kayo, pero parang hindi. Ewan ko, pwedeng hindi nyo pa ito na-mention or ewan ko, hindi nyo muna siguro pinag-uusapan or sinasabi sa iba or nire-reveal itong mga iniisip ninyo, yung mga pinaplano ninyo. Kasi nga pwedeng ano eh, kahit ikaw mismo pinag-iisipan mo pa lang din to, pinagpaplanuan mo pa lang din. Okay? So parang kinikip mo lang muna siya sa sarili mo until ano, meron ka ng solid na plano or handa ka na or nakapag-isip ka na. No? But nakikita ko, mukhang magiging successful ka naman because you have the Emperor, no? And the Three of Pentacles. Kasi nakikita ko dito may celebration din eh. So ibig sabihin, pwedeng magiging successful ka dito in the future. Ano man yung mapili mong dito sa mga options mo, no? Kailangan mo lang maging realistic, practical, and strategic dito. Okay? Oh, planning eh. Nakikita ko kasi dito parang kay Emperor, parang may planning dito. Dito meron din. Kaya nakikita ko dito, ano, wow, pwede yung iba sa inyo dito eh, malalagay kayo sa magandang position, no? So, pwedeng
Yung iba pwedeng promotion to, kaya siguro may celebration. Siguro, parang victory party or celebration dito. Ang nakikita ko na ano, malalagay ka sa magandang position. Wow. So, yan. Congratulations sa iyo. Nakikita ko parang may mga bagong projects dito or kontrata. And yun na nga, sa tingin ko, itong mga burdens na to, gagaan at gagaan din yan eh. Kasi nakakakita ako ng promotion sa iyo dito. So, syempre, kapag na-promote ka, no, kasama na rin yung ano mo dun. Kasama na rin aangat yung seldo mo, di ba? Sure ball na yun. Kaya, ayan. So, nakikita ko, ano man at ano man yung magiging decision mo dito, susuportahan ka naman ng family mo. Okay, so yan, ito yung mga nakuha ko ngayon na energies dito sa inyong general reading. I hope nagustuhan nyo ito. Don't forget to comment, like, share, or subscribe. Take care, babush.